kailangan po kasi ng horsetail ng may tubig. So, kailangan buo yung timba natin. Ang ganda po nila kapag tabi-tabi at malalago at malulusog. Good morning po. Today, meron po kaming itatanim na horsetail. Ayan po yung mga pantanim at ang nagtatanim din ng horsetail. Ayan. Pakita ko po sa inyo mamaya ang kung paano siya ginagawa at kung paano siya itatanim. Pero for the meantime, hello po ulit sa ating mga viewers and subscribers. Salamat po sa pag-view at sa pag-support sa channel namin. Please don't forget to like and subscribe pa rin po. Kahit nakabuntol lang malunggay, nabuhay. Dami. Ambo. Ambo. Dini. Oh, dini. Ano, nakalabas? Ha? Nakalabas ka? Ha? Nakalabas si Jumbo. Eric, itaktak okay. Mo ng konti. Yan po yung proseso ng pagtatanim ng horsetail. At ipakita ko sa inyo itong timba. Ayan, nabibili po siya ng buo. Ayan. Ganyan lang po siya. Kailangan po kasi ng horsetail ng may tubig. So, kailangan buo yung timba natin. Doblehin mo yan. Marami po kaming ipapatanim today. Ayan po yung iba. Partial lang po yan ng timba. Meron pa po doon sa loob. Hindi naman pwedeng biglang ilabas at para mataniman. Unti-unti rin nilalabas. Ayan, ongoing po yung pagtatanim. Na hati-hati na po yung mga horsetail from doon sa timba na ng binhi. Ayan, ganyan po. Tapos yung mga timba po na dating pinagtaniman, kung wala namang damage, pwede pa rin pong gamitin para hindi naman siya masayang. Bali ang lupa pong ginagamit na ano na siya, nahalo na siya previously at handa na siya talaga para sa pagtatanim ng horsetail or ng kahit ibang halaman. Eh ngayong araw nga po ito ang ipapatanim namin is horsetail, kaya sandok na lang sila ng sandok ng lupa. Masyado ipakita si Eric, baka mag-alisan ng mga viewer mo. At doon po sa area na yun, doon po yung lagayan ng aming mga naitanim ng horsetail. Doon siya nakapila. Kasi doon sa area pong yun, mainit. Kailangan ng horsetail ng init, kaya kailangan doon sa open space po siya. Kung may mga bagay na lumalaki sa tabi na nakaka-cause ng paglilim sa horsetail, tinatabas po yun. Kasi yun po talaga yung kauna-unahang kailangan niya, tubig at araw. At syempre, meron din fertilizer paminsan-minsan. Kukunin ko yung pang-scoop na galing dito.
Ito po yung pagpapatasan or pagpipilahan natin ng mga horsetail. Ito na yung dating file nila. Ayan. Pero makikita nyo kasi ang dami na pong empty space. Nakabenta kami last time. Medyo naging sunod-sunod yung pagkakabenta. Kaya, ayan, kailangan pong magtanim na uli. So, bumili kami ng timba. At nagpapatanim nga po kami ngayong araw. Bali, eto pa po yung natitira doon sa lumang horsetail. Marami pa rin. Pero, syempre, hindi naman pwedeng ubusin kasi kailangan din ng pananim. So, ayan. Diyan din po kami babawas ng pantanim. Syempre, ang pipiliin namin, yung mga malago at saka medyo, syempre, hindi may iiwasan. Meron po mga halaman na hindi masyadong maganda. So, yun po yung gagamitin na natin na pantanim muna for the meantime. Kasi gaganda rin naman siya later. Kumbaga, syempre, yung mga magaganda, for sale po yun. Syempre, ang hanap ng mga buyer natin is maganda. O, ayan po yung mga bagong tanim. Kumbaga, ipipila na siya ng ganyan. Later, mamaya, kapag natapos na sila ng pagtatanim for today, mahaba na po yung pupuntahan ng ating pila ng mga bagong tanim na horsetail. Ayan. At makocover po or malalagyan yung mga empty space na nakikita nyo dyan. Sige po, mamaya ipakita natin. Okay, so now eto na po yung natapos na hindi naman eksaktong natapos. Natapos for today. Eto na po yung file na naipakita ko sa inyo kanina na kokonti pa. Ngayon, eto na po yung naitanim nila for the past 2 days. Ayan, marami po. Marami naman silang naitanim. Medyo naabala pa rin lang gawa ng malalakas na ulan. Mayroon po kasing mga occasional rain na hindi lang basta-basta rain, ang lalakas talaga ng rain. Ulan at saka nagpuputik po yung daan, nababasa yung magtatanim. Yun po yung mga factor na naging hindrance kung bakit naantala yung pagpapatanim. And hopefully sa susunod na pagpapatanim namin, maganda po yung araw para tuloy-tuloy na po at malagyan natin ng buo itong bahagi na ito na nakikita natin dati. So mga, kung nakikita nyo yung mga videos namin dati, punong-puno po yan mula dito hanggang doon sa kabila. Hopefully po magawa natin next day. Okay, sige po, yan na lang po for today. And sana po may nakita kayong magandang view about horsetail plants. Ang ganda po nila kapag tabi-tabi at malalago at malulusog. Ayan, makikita nyo po yung file ng mga tanim namin. Ang gaganda. Yan po yung binabalik-balikan ng mga buyer sa amin. Ang gaganda ng aming horsetail. Ayan, eto mga bago. Pakita ko lang uli from doon kasi tayo nag-umpisa kanina sa umpisa. Ngayon, andito galing naman tayo sa likod. Okay. Para pong napaka-refreshing pagka kayo dadaan dito sa ganito. Magkabilang daan, puro green, stranded na mga green bamboo shoot. Parang bamboo po kasi eh. Pero horsetail po ang tawag. Yan. Okay. Parang ang ganda ng pakiramdam pagka kayo lalakad sa gitna ng ganito ka peaceful na nakapaligiran. Okay, sige po, yan na lang po for today and bye-bye po sa inyong lahat. Thank you po.